So, what's up sa inyo mga Papi Brad? Yon. So, another vlog na naman mga Papi Brad. Yon. So, shout out sa may-ari nito, Raider 155 Blue, si Ryan on board yon. So, kuya yan ni Rohamin mga Paps, ang may-ari nito. So, bago lang natin review to kanina at fresh from vlog pa yan. So, continuation nito mga Paps. And yun na nga. So, another shout out kay Ryan kasi ipapareview niya sa atin yung motor, pero hindi niya sasabihin kung ano talagang palaman ng motor na to mga Paps. Seriously, what the fuck are you doing? Siyempre, as usual, sasabihin niya, pure stock talaga yan. Ray. Dali, Ray. Paps, sa motor mo, sa performance ngayon. Ang ganda. Ang ganda na, ganda. So, today, papakita mo yung performance ng motor mo, Don. Ha? Okay. So, without further ado, mga Paps, let's go. Punta na tayo doon sa highway. So, ayan mga Paps. Stock lang po yan, ha. Rim set lang pinalitan, mga Papi Brad. Ang sprocket, Paps, stock pa? So, stock pa yan. Tapos, stock ang pipe. La, ganun lang yung tunog. Simple lang yan mga Papi Brad. Pero kung gusto nyong makita ang performance ito, nasa Facebook page ko sa Solid Kamote Racing. Ito mga Paps. Yan. Dyan nyo makikita yung mga waswasan video natin. Yan. At sa mga gustong malaman kung ano ang performance at ano ang palaman nito, just PM si Ryan on board. So ito yung Facebook account niya mga Paps. Yan. Add nyo na lang siya sa Facebook account niya. So, i-road test yan mga Paps. Road test. Yan. Tulendoy on board. Pero hindi pa to pwede mag-jockey mga Papi Brad. Kasi maliit na tao pero ang laki ng timbang. Magkano na yung timbang mo ngayon? Ilan na? 50. 15 years old. Sa height na 5'2"? 5'2, 5'1? 5'1 or 5'0. 50 kilos mga Papi Brad. Sobrang bigat. Parang tubol. Gago! Ano masasabi mo kay Tulendoy? Power. Pwede mag-jockey. Pwede? Oo. Pwede nang hiniti? Meters man, ano niya? Kaya tanan ng kilo? 130 kilo tanan? Pwede na. Kaya ang motor. 50 po. Wah! Paliro na dati. Wow. Ha? Anong masasabi mo sa motor? Sa performance? Ha? Ha? Tagalog. Ay, may mga viewers tayo from Luzon. And UFC subscriber. Gago! Mahatak ako. Mahatak. Magan on board mga Papi Brad. So testing muna dito mga Paps. Kinakapapan ni Magan. Okay. Achop buog. So ano, ready na sa road test? Final road test? Oh, let's go! So ayan mga Paps, unang hinete, si Maki Mags, ang batang pasaway, on board. Yan. So papakita natin ni Magan mga Papi Brad. Yan. Road test lang ito ha, speed test lang. Wow! Sobrang quick. Quickie. Anong masasabi mo, Papi Brad? Good. Magandang performance? Stock ba o super stock? Super stock na. Hindi na stock na matatawag. Yan. So isa pa mga Papi Brad. Para masaksihan talaga natin. So ayan na. Sarap. Batang pasaway Maki Mags aka Magan on board. Astig. Lupet.
So si Ryan na mga papi Brad, ang owner na mismo ang magdadala ng motor. Yan. Grabe, walang takot na hinete. Kambyadas, taas yan. Basta Ryan on board. Isa pa, basta Ryan on board. Malupit yan mga papi Brad. May dugong atip yan. So shout out sa papa nila, si Papa Boots. Nakatayo ng Jill. Again, kung gusto nyo makita ang mga performance niyan sa motor, Solid Kamote Racing, like and follow nyo na yung page ko mga papi Brad. Astig. Soon papalitan pa daw nila ng sprocket yan mga paps, kasi low speed pa. So soon, anong sprocket ang ikakabit dyan papi Brad? 37 15. Soon papalitan nila ng sprocket yan. So ayan ang mga paps, nasaksihan nyo na yung performance ng motor ni Ryan. So soon, anong papalitan mo papi Brad? Sprocket set na anong size? 37 15. Tapos magpapalit ka ng kalkal. Kalkal pipe. So soon, abangan natin yan mga papi Brad. So stock lang yan, pero huwag nyong maliitin ang Raider na ito mga paps. Maraming kayang gawin ng Raider na ito. Napakasulid ng performance. Kung si Magan pa, anong mako-comment mong paps sa motor na to? Goods? Ang speed meron. Meron pa. Performance. Meron. Astig. So complete package mga paps. That's it. So let's go. Papakita ko sa inyo ang pipitsuging montage lang mga paps, okay? Let's go. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah. Oh, you fucking with the man, girl. You throw it right back. No, I like that. I'ma bite back. You know I've become a fan, girl. The way you throw back like a Kodak. Girl, you own that. Cruise around without a plan, girl. We'll never go back. Girl, you know that. You were so bad. Let's just spend a couple grand. So, yan ang mga paps. Tapos na tayong mag-montage. And again, sa mga gustong magpalakas ng Raiderify dyan, PM nyo na lang directly si Ryan on board mga paps. So nasa description box yung kanyang Facebook account, para rektahan nyo na siyang makontakt sa kanyang Facebook. And kahit hindi nyo pa iset up yung Raiderify mga paps, halata naman na sa performance, sa 3 Kings na sinasabi nila, RS 150 FI, Sniper 150, Raider 150 FI. Sa tatlong FI na yan na nagsilabasan mga paps, halata naman talaga na ang Underbone King is ang Raider 150 FI. Kasi stock pa lang, pumapalo na ito kahit mugs pa lang siya mga paps ha. According sa nakita ko dito sa performance ng mga kasama ko, kasi nung unang labas nito sa kasa mga paps, nagtry na agad si Ryan nito na patakbuhin sa highway, and umabot lamang siya ng 160 kph mga paps. Pwede na! So stuck pa yung lahat, naka mugs pa siya. So ganun kalakas ang Raider FI mga paps. Yung iba nakakuha ng 155-150 kph, pero depende sa timbang ng hinete mga paps. Si Ryan kasi is napakagaan niya na rider, kaya nakuha niya ang ganong klaseng speed. So di na tayo magtataka kung naka-rimset na siya at ngayon papatakbuin niya ng kanyang motor. Parang laruan na lang mga paps. Madali niya na lang ipawili, paangatin or iarangkada, kahit na ano pa yan, madali na lang sa kanya, kasi ganun kagaan ang motor niya ngayon. Binild ang Raider FI mga paps pang race talaga ito, kasi may tropa din kaming nabasagan ng makina dati mga paps. So shoutout kay Leon. So kagrupo din namin yan sa KR Specs.
So nakita namin yung center case ng Raider FI. Sobrang nipis mga paps. Halos magkasing nipis lang sila ng 5 pesos I think. Basta sobrang nipis ng center case nito. And yung crankcase manipis din mga paps. And kung titignan nyo, ang kanyang chassis napakanipis. And then itong dito sa head nya plastic na. Tapos ito fiber. Basta sobrang pinagaan, pina lightweight talaga yung Raider FI ngayon mga paps. Kaya sobrang mabilis, malakas. Parang nasa kanya na lahat kahit stock pa lang siya. Kasi sobrang gaan talaga ng motor na to. Wala akong masasabi, sobrang sulit talaga ng Suzuki yung ginawa nilang Raider FI ngayon. Napakalupit. Unlike sa Sniper 150 mga paps, is nagli-limit pa siya ng 10,000 RPM. Tapos kung sa speed naman, may speed naman siya, pero pag i-road test mo talaga yung tatlong king yon. So ito talaga yung mauna for sure mga paps, kahit all stock pa yan, fresh from casa pa yan mga paps. Tapos i-test mo agad yung tatlong yon. Dito talaga ako pupusta ako dito sa Raider FI mga paps. Ito talaga manguna sa race kasi sobrang gaan, lightweight na siya, malakas. Tapos yung engine niya, basta alam niyo na yan. Lahat ng mga Raider FI 150 user dyan, shout out sa inyo. Alam niyo na, malakas yung motor niyo mga paps. Salute ako dyan. No comment tayo dyan mga papi Brad. And pagdating naman sa limiter mga paps, ang Raider FI is may limiter siya, pero kaya niyang umabot dito sa 13K ang kanyang RPM. Unlike sa Sniper is hanggang 9K lang or 10K RPM lang, so maglilimit na siya. So yun yung disadvantage at advantage mga paps. Ang disadvantage sa Sniper, yun, madali lang ang kanyang limiter. Unlike dito sa Raider, sobrang haba ng kanyang RPM at kaya niya pang abutin yung 13 RPM ng walang kahirap-hirap. So matagal siyang mag-limit mga paps. Alam nyo na yan, pag naka-Raider 150 FI ka, sobrang lupit, sobrang lakas. Andito na, complete package na to mga paps. So sa mga gusto ng racing-racing dyan, mahilig sa waswasan, ito na yung kukunin nyo mga paps. Pero pag gusto nyo ng comfort riding, yung pang touring lang, tapos may forma din, marirecommend ko talagang Sniper kasi maporma naman talaga siya at comfort riding. Straight up yung katawan mo, malaki ang gulong, so napakaganda siya para sa touring, yung sa pang long ride talaga. Pero kung gusto mo ng racing mga paps, di ka talaga pahihiyain ng Raider FI. Pero pagdating naman sa long ride, pwede naman siya mga paps. Depende na lang kung saan kayo mas na gustuhan ng katawan nyo. Kasi para sa akin, masakit sa katawan pag itong Raider FI. Kasi sobrang yuko, nakakayuko ka talaga nito. And lalong-lalo na pag may angkas ka, lahat ng bigat napupunta lahat sa iyong kamay. So talagang todo pwersa ka talaga. So yan lang yung disadvantage para sa akin mga paps. Ewan ko, comment down below kung ano din yung mga na-experience nyo sa mga Raider nyo. Kasi dati din akong Raider 150 user mga paps. Ang na-experience ko nung nag-long ride kami is napakasakit ng aking mga kamay kasi grabe yung tukod ko. Kasi nakayuko na ako, tapos pinalowered ko pa yung sa harap. So ganun, nakayuko talaga ako. So yun yung disadvantage doon. Unlike sa Sniper ko ngayon mga paps, is naka straight up lang ako. Kahit pinalowered ko na siya, pero straight up pa rin yung katawan ko and yung comfort andun pa rin. So ganun lang yung masasabi ko at makukumpara ko sa kanila mga paps. So again, sa mga Raider 150 user dyan, saludo ako sa inyo mga paps. And always ride safe, okay? Kung gusto nyo makita ang full video nito, punta na kayo sa Solid Kamote Racing sa Facebook page ko. Like nyo na rin at i-follow nyo yung page ko mga paps, okay? So hanggang dito na lang yung vlog natin. And please don't forget to comment, like, and share, and subscribe nyo yung channel ko mga paps. And shout out nga pala sa mga tropa natin, kina Bro Bro Motovlog, sa magkapatid na si Ryan Atep at si Rohamin Atep at ang kanyang may bahay si Ira Hatiko. Shout out at kay John Paint Motovlog, kay Bro Bro Motovlog, at kay Kuya Jeffrey. Shout out at kay Tito sa papa nila. Shout out sa inyong lahat. Kay Doy Doy aka Buang yon, at saka kay Tulindoy. Shout out.
And yun na nga mga paps, hanggang dito lang yung vlog natin. Again, huwag niyong kalimutan i-subscribe yung channel ko at i-subscribe yung mga channel ng aking mga tropa. So hanggang dito na lang. Ride safe. Peace.